Magnolia Fresh Milk. Hi guys, it's me, Laisville, and welcome to my channel. So, good morning! So ngayon mga tiyo, wala naman tayong ginagawa dito sa bahay. So gagawa tayo ng sarili nating milk tea. So DIY milk tea. So kahapon bumili na ako ng mga ingredients. Pero hindi ko siya nagawa kasi nga nag-i-edit ako sa isa kong video. So ngayon, gagawin natin ang DIY milk tea natin. So ano kaya ang kalalabasan ng ating milk tea? So malalaman natin mamaya. But before that, subscribe muna sa channel ko, Laisville. At kung gusto nyong malaman kung paano ko gagawin ang DIY milk tea, panoorin nyo hanggang dulo. So maraming salamat pala sa mga nag-subscribe ng channel ko. I hope na magsa-subscribe pa kayo mga tiya. At dahil dyan, gagawa pa ako ng maraming video para sa inyo. So ito na, gagawin natin ang ating DIY milk tea. Hi guys! So ito na yung mga ingredients na nabili ko. Nandito na talaga. So ang mga nabili kong ingredients ay... dalawang Magnolia Fresh Milk. Siyempre, hindi mawawala yung tea natin, okay? Dahil hindi siya magiging milk tea pag walang tea. Ito na yung Lipton tea natin. So, I bought this for only 5 pesos each. So, 10 pesos lang ito, mga tiyan. So, kapag sa mall kasi hindi kayo makakabili ng menudo. So, huwag tayong bumili doon. Kasi nga, itong milk tea na gagawin natin is... yung mapapamura tayo, yung hindi mahal, yung hindi masyadong mahal yung mga ingredients. Kaya yung binili ko, hindi yung isang box ng Lipton tea. So, binili ko is dalawang sachet lang, or ano ba to, dalawang pakete lang. Ano ba, dalawang pakete? So, basta dalawang ganito, okay? So, mabibili nyo lang ito sa mga tindahan. So, ito na nga, hindi mabubuo yung milk tea pag walang pearls. So, ito na nga mga tiyan, nag-e-experiment ako kung ano yung ilalagay ko na pearls na less ang ating magagastos. So, ano kaya ang dapat kasi yung mga pearls ng milk tea is mahal, di ba? Yung isang ganun. Yung isang ganun na 100 plus ata yun. So, hindi ako pumili nun kasi mahal. Isdada. So, yung ginawa ko is pumunta ako ng market. Pumunta ako ng palengke para pumili ng... tada! Wow! Ano to? Bato. Tapioca pearls! Okay, ito yung tapioca pearls. My God, ang dami na mga tsa! So, hindi ka talaga mabibitin. Kasi kapag milk tea yung pag-uusapan, yung favorite talaga natin is yung... pearls na nasa ilalim. So, bala ko sana bumili na mga sago, okay? Sago yung mga color, yung mga assorted, yung may red, orange, blue, violet, yung sa ano, binignit. Pero hindi ako nakakita noon kasi hindi panahon ngayon sa binignit. So, ito na lang binili ko. It's worth 30 pesos. So, madami na siya mga tsa. Look. Madami na siya, so, ano, hindi ka talaga mabibitin dito. Ito na naman, nag-experimenta na naman tayo mga tiyak. Kasi nga, dapat black ang color nito pag nilalagay na natin sa milk tea natin. So, naghanap ako ng food coloring na black para sa ating tapioca pearls. Para naman magmukhang legit talaga yung milk tea na gagawin natin. Pero sa tusay, nalibot ko na talaga yung buong Toledo City. Wala talagang food coloring na black mga tiyak. Wala sa palengke, wala sa mall. Kung pwede lang pumunta ako ng Cebu, paano ko siya gagawin? Eh, nakabili na ako ng tapioca pearl, nakabili na ako ng tea, nakabili na ako ng Magnolia Fresh Milk. So, yung ginawa ko, bumili na lang ako nito. Oh, no! Binili ko. Food coloring pa natin itong black tapioca na to. Malalaman natin yung mamaya, okay? So, ito na nga, bumili ako ng cups with cover.
naman ito. Yay! So, let's start! So, nandito na tayo sa ating kusina, mga cha. So, naghugas na ako ng kamay para malinis ang paggawa natin ng milk tea. So, ang gagawin natin is magpapakulo tayo ng tubig. So, pasensya na po talaga kayo. Hindi ko po talaga na-achieve yung black pearl natin, yung black tapioca pearl natin. So, yung naging resulta po nung ginawa ko kanina is ganito po siya. Ayan. So, grabe. Hindi ko na talaga hinantay na mas lumambot pa siya, mga cha. Pero, tinikman ko naman siya at okay lang din. So, nilagyan ko rin siya ng asukal. So, after itong maluto, nilagyan ko ng gulaman powder. And then, hinugasan ko siya, then nilagay ko sa bowl at nilagyan ng sugar. Brown sugar po yung ginamit ko dito, mga cha. And then, bumili rin tayo ng ice. Okay, itong tigdodos sa tindahan. So, ito na po yung Magnolia Fresh Milk. At meron tayong asukal. Ito po yung Lipton natin. At meron na rin akong hot water dito. Okay. At saka, yung ating straw. So, kung mapapansin nyo, mga cha, meron ako ditong maliit na karton. So, malalaman nyo kung anong laman ito mamaya. Okay, so, yung unang natin gagawin sa ating pagmimix ng ating DIY milk tea is itong tea natin. Lalagyan na natin sa ating mainit na tubig. Next naman na gagawin natin is ito yung milk tea cup natin. So, lalagyan na natin sa ating, hindi talaga siya black, mga cha, pero okay na rin. Gusto ko rin siya. Ayan. Lagyan din natin yung iba pang cups kasi kay mama, sa brother ko, at sa sister ko. Mas marami rin yung akin kasi gusto ko talaga marami akong pearls. Kaya na natin ang ating wow, ang galing ko mag-measure. So mga cha, nakalimutan kong lagyan ng sugar, my God. Lagyan na natin. Thank you.
mga tsa. Pinadala ito ni Stephanie Grace. Baked by Stephanie Grace, mga tsa. Thank you so much, tita. Tikman na natin tong cupcakes. Fresh from Tugod. Okay, so, tikman natin kung masarap ba. Hindi ko masarap po. PM nyo lang si Stephanie Grace. Okay? Mm. Very affordable and yummy. So, sa mga nagnegosyo dyan, I am ready for a review. Charo. Sa mga nagsisimula pa ng kanilang business, kahit anong business, basta pagkain, pwede ko i-review yan sa vlog ko. So, mag-PM lang kayo sa akin. Yan, Lois Bill Fernandez. At i-review natin yan, okay? So, thank you so much for watching. Hope you like it, mga tsa. And I hope may natutunan kayo sa video na to. And I hope nag-enjoy rin kayo. And if you do, don't forget to give this video a thumbs up. At kung bago pa kayo sa channel ko, ay mag-subscribe na kayo. At i-clipin nyo ang bell button beside para ma-notify kayo every time may bago akong upload. And if you have comments, suggestions, or questions, just comment down below the comment box. And then see you again next time, guys. Bye!